sa mga may init na balita ngayong tanghali. Department of Agriculture at Lokal na Pamahalaan nag-ikot sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa pagsisimula ng pagpapatupad ng price ceiling sa presyo ng baboy at manok. Ilang tindahan nagsara ngayong araw. Vaccine rollout sa Pilipinas, inaasahang mauumpisahan na sa susunod na linggo. Pagbabakuna sa lahat ng health workers kontra COVID-19, hindi aabuti ng isang buwan ayon sa Malacanang. Department of Education inusig na suriing mabuti ang learning materials bago ipamahagi sa mga mag-aaral. Kuta ng Abu Sayyaf Group sa Patikol Sulu na tuntun ng nilipa. Limang bagong kaso ng UK variant na itala sa Benguet at Mount Province. At tatlo sugatan sa panibagong lindol sa Mindanao. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 8, 2021, at una sa mga balita ngayon tanghali, nagsagawa ng inspeksyon ang mga kawani ng Department of Agriculture at Lokal na Pamahalaan sa ilang pamilihan sa Metro Manila kasabay ng unang araw ng pagpapatupad ng price ceiling sa presyo ng baboy at manok. At para sa detalye ng ulat na yan, may report si Ray Pelayo live. Ray, bumababa ang presyo ng baboy at manok at may nahuli bang hindi sumusunod sa presyong ibinaba ng pamahalaan? Alright, babalikan po natin ang pag-uulat niya ni Ray Pelayo maya-maya lamang po. Nagbabala ang pamahalaan laban sa mga mananawantala sa presyo ng kaning baboy. Babala ni Cabinet Secretary Carlo Nograles posibleng maharap sa kasong economic sabotage ang mga ito. Narito ang ulat ni Rosalie Cos. Seryoso ang Administrasyong Duterte na tugisin ang mga nasa likod ng hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng karneng baboy sa pamilihan. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, posibleng economic sabotage ang kakaharapin ng mga nagsasamantala sa presyo ng bilihin ngayong panahon ng pandemya. May kaukulang parusa at multaanya ang mga mapatutunayang sangkot sa profiteering, hoarding o price manipulation, lalo na at may kinakaharap na krisis ng bansa bunsod ng coronavirus disease. Kamakailan, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Sub-Task Group on Economic Intelligence upang habulin ang mga smuggler, profiteer at hoarders ng mga produktong pang-agrikultura. Pinangungunahan ito ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, samantalang members naman ng Department of Justice, Interior and Local Government, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission, National Security Council, at National Intelligence Coordinating Agency. Inihayag naman ni Secretary Nograles na nakapagsumiti na ang Department of Agriculture ng intelligence report sa sub-task group upang masiyasat ang ulat ng price manipulation. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiskahin ang mga umano'y hoarded na pagkain at ibenta sa mga palengke. Ito naman ang panawagan ng isang senador sa Department of Agriculture upang matugunan ang kakulangan ng supply, partikular na ng karne ng baboy. Ang detalye mula kay Harlene Delgado. Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang Department of Agriculture na sugpuin ang mga umano'y nag-iimbak ng pagkain. Aniya, isa ito sa mga solusyon upang umangat ang supply at mapababa ang nagtataas ang presyo, lalo na't sa DA rin naman umano nang galing na may mga nananamantala sa kasalukuyang sitwasyon. Dagdag pa ng senador, band-aid solution o pansamantala lamang ang itinakdang price ceiling. Bukod sa pagbabantay sa mga presyo, dapat din anyang masiguro ng gobyerno ang implementasyon sa mga batas
na magpoprotekta sa mga consumer. Wala pang tugon dito ang DA. Ngunit sa isang pahayag, sinabi noon ni Agriculture Secretary William Dar na mayroon talagang mga nakikinabang sa taas presyo sa karneng baboy dahil bumaba na raw dapat ito matapos ang holiday season. Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng inspeksyon ang mga kawani ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan sa ilang pamilihan sa Metro Manila kasabay ng unang araw ng pagpapatupad ng price ceiling sa presyo ng baboy at manok. Balikan natin ang ulat na yan mula kay Ray Pelayo, live. Ray, bumaba ba ang presyo ng baboy at manok at may nahuli na bang hindi sumusunod sa presyong ibinaba ng pamahalaan? Ella, pasok naman doon sa price ceiling ng Department of Agriculture itong mga presyo ng mga vendor dito sa may Commonwealth Market. Pero ang problema ay kakaunti yung mga nagtinda kanina at sinasabi ng sa monitoring ng DA na kanina ay naubusan kaagad ng supply itong mga vendor dito. Base sa price freeze na itinakda ng pamahalaan ay hindi dapat lumagpas ng 300 pesos ang kada kilo ng baboy habang 160 pesos naman sa manok. Base sa mga presyo na na-monitor ng DA, umaabot pa rin sa 330 pesos ang presyo sa palengke pero malayo na ito kumpara doon sa 450 pesos kada kilo noong mga nakaraang linggo. Pakinggan natin yung bahagi ng mga interview natin sa mga nagtitinda sa may Commonwealth Market. Wala, talo yan. Magkano yung presyo 1? 270 saka 300 eh. Aywan ko bukas kung may makuha silang baboy. Tabla lang. Nagbayad ka ba ng pesong 3.5? Talo na. Eh yung mga kasama ko ako. Sahod pa. Eh pag ganito ang sitwasyon, sir, di muna po kami magtitinda. Kasi araw-araw talo ka nun, sir. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, hindi nila papayagan na magbenta ng mas mataas sa price ceiling ang mga vendor. Kakaunti ang nakapagtinda kasi kakaunti yung nakakuha ng supply na aabot sa tamang presyo. Kung nakakuha sila ng mataas at na may resibo sila, dalawa silang imbestigahan yung tindera at saka nagbigay sa kanila. Ayon sa Department of Agriculture, parating na yung mga baboy na galing sa Mindanao pero may mga dadalhin na rin ngayong araw mula naman sa Region 4. Sasagutin ng DA ang gastos ng mga supply na galing sa Mindanao habang ginagawa ng paraan na maibalik sa normal na presyo ang karne ng baboy. We are still going to find a way para ang ating hog raisers, matulungan natin sila na yung kanilang farm gate bumaba nang hindi sila nalulugi, number one. Ang biyahero, dapat masustain nila yung negosyo nila, hindi sila dapat malugi, pero merong mga interventions na kailangan to put in place. At the same time, ang ating tindera, maintain their margins to sustain their business, pero po pasok sa price ceiling. Ella, ang ginagawa ngayon ng DA ay yung programa ng repopulation, yung pagpaparami ng mga baboy, lalo na doon sa mga lugar na walang presensya ng African swine fever. At binabalak din na bigay ng subsidiya doon sa mga nag-aalaga ng baboy para bumaba ang presyo nito. Ella? Ray, hindi ba napag-uusapan sa Department of Agriculture kung paano mapuksa itong African swine fever na ito? Yes, Ella, ang mga ginagawa ngayong intervention o solusyon ng Department of Agriculture laban sa ASF, una dyan yung pagpapalawig nitong testing capacity. Meron na tayong ngayon locally ano, na-produce na ASF kit na-develop dyan sa may Central Luzon State University at ito ay dinevelop ng Filipino scientist, ano, si Dr. Domingo. Ito ngayon ay pinondohan na ng gobyerno ng milyong-milyong halaga para naman maibaba doon sa level ng mga nag-aalaga ng mga baboy doon sa mga halalo na sa mga backyard raisers ano dahil
nasa 65% ng mga nag-aalaga ng baboy, yan yung backyard raisers kumpara dun sa mga commercial hog raisers. Ang pangalawa ay meron na rin bakuna na dinidevelop ngayon dyan sa may area ng Vietnam at dyan sa may United Kingdom, at sinasabi ni Secretary Dar na ito ang plano nila ngayon na subukan na rin dito sa Pilipinas kung ito ay maging epektibo dito sa mga paglaban natin sa ASF. Kela? Ray, kung halimbawa lang ano, meron bang posibilidad na mag-aangkat din tayo ng baboy sa ibang bansa? Kasi kapag nangyari yan, kawawa naman yung mga lokal na hog raisers dito sa ating bansa. Sa huling na kuha nating impormasyon na Ella, ano, ay binigyan na ng go signal ng Pangulong Duterte na pag-aralan kung gaano karami ang dapat na angkating baboy ng Pilipinas. Pero ngayon, mapapansin din natin sa market, kahit sa Commonwealth kanina, Ella, may mga nandun na, mga imported na baboy. Maaari na lumampas tayo dun sa tinatawag nilang minimum access volume o yung naka-assign sa atin na dapat lang nating angkatin. Maaaring yan ay dumami kung ito ay mapagkakasunduan ng mga otoridad na naka-assign dyan sa pag-i-import natin. Yun ngayon ang ikinababahala ng iba't ibang mga grupo, particular magmula dyan sa mga hog raisers at yung mga traders din natin, dahil baka ito'y maging kakompetensya. At ayaw nila nababaan ang taripa nito, dahil sa oras na bumaba ang taripa nito, baka naman sumobrang baba din yung baboy at sila naman ay malugi. So hintayin natin, Ella, kung itong pag-aangkat ng mas marami doon sa minimum access volume ay papayagan ng gobyerno. Ella? Alright, maraming salamat. Kasamang Ray Pelayo. Ginawang alternatibong pagkain ng isang pamilya sa Pampanga ang rabbit meat dahil sa taas ng presyo ng kaming baboy at pagkakaroon na rin ng African Swine Fever. Si Leslie Widom para sa detalye. Iba't ibang klaseng luto ng rabbit meat ang ginagawa na ni Peter Paul Cabrera at ng kanyang pamilya ng Barangay San Juan sa bayan ng Apalit, Pampanga. Isa kasi ang karneng rabbit na nakapagpagaling sa kanyang tiyahin na may sakit na cancer. Simula rin ang mag-lockdown ay ito rin ang nagsustine ng pagkain ng kanilang pamilya at hanggang ngayon dahil sa taas ng presyo ng karneng baboy at sa pangamba sa African Swine Fever. Nalaman namin sa pagsesearch namin na ang rabbit pala is maganda pala siya sa mga cancer patient dahil high in protein siya. So ang ginawa namin, nagluto si tatay at doon kami nag-start ng kumain ng rabbit. Adobong rabbit yun eh. Wala rin sa isip nito na kainin at gawing negosyo ang rabbit, ngunit sa nakikita niyang demand ng rabbit sa bansa, ay ginawa na rin itong negosyo ng pamilya. Actually, sa family namin, dahil nasa panahon pa kami ng pag-i-invest, pero ma-assure ko na mas mabilis na mabilis yung return of investment. Kung sa 20-day cycle kasi ang rabbit, mabibenta mo yung upgraded rabbit ng 600, 500 to 700 pesos each. So, ang puhunan mo lang doon, yung nanay nila is 1,000 or 1,500, 2,500. Sa isang panganganak lang, sa isang panganganak nila, 5 o 6, 7 yung anak nila at ibenta mo lahat yon, bawing-bawi ka na kagad. Sa unang panganganak pa lang. At yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, tubo mo na yon. Bukod dito ay tumatanggap din sila ng paluto ng iba't ibang klaseng putahe ng rabbit, gaya ng sisig rabbit, kaldereta at lechon rabbit na patok sa mga customer nila na mula pa sa Maynila, mga Karatig Bayan, probinsya at umaabot sa Davao City. Ipinakilala rin ng pamilya ni Peter ang putahing rabbit sa kanilang mga kapitbahay. Ayon sa livestrong.com, ang rabbit ay walang taba, malasa at puno ng protina. Ayon sa Department of Agriculture, isa sa nakikitang posibleng alternatibong karne sakaling magkaroon ng shortage sa supply ng baboy ay ang karne ng rabbit. Leslie Widom, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Posibleng mahawa ng dalawang variant ng COVID-19 ang isang individual tulad na lamang ng nangyari sa Brazil ayon sa Department of Health. Tiniyak naman ang kagawaran na bahagi ng kanilang isinasagawang biosurveillance measures ang pag-alam kung may iba pang variant ng COVID-19 na nakapasok sa bansa upang mapigilan ang pagkalat nito. Para sa detalye, narito ang ulat ni Aiko Miguel. Kinumpirma ng researchers sa Brazil noong nakaraang linggo na may nadiskubre silang dalawang variant ng COVID-19 na taglay ng ilang pasyente doon. Ang mga ito umano ang kauna-unahang kaso ng co-infections sa buong mundo. Ngunit kailangan pa itong dumaan sa mas masusing pag-aaral o peer review ng mga eksperto. Ayon sa DOH, posible ang co-infection ng dalawang COVID-19 variants sa isang individual. Ang sabi nga ng ating mga eksperto, ang isang virus might be able to have these multiple variants, no, na lumalabas doon sa kanyang sequence genome. Pero hindi po lahat yan ay harmful. Ang ina-identify lang natin at pinagbibigay alam natin sa ating mga authorities would be those that would merit public health action. Yun pong significant na makakapag-cause ng harm sa ating population. Tiniyak naman ng DOH na kasama sa biosurveillance measures ng Pilipinas ang pagtuklas sa iba't ibang variant ng COVID-19. Upang kung umiiral man ang mga ito sa Pilipinas ay mapigilan agad ang pagkalat nito. Hindi lang po UK variant ang hinahanap natin kasi nakikita dito sa whole genome sequencing process, any type of variant that might be present in an individual's genome, no? Patuloy ang genome sequencing ng DOH sa mga sample ng positibo sa COVID-19 mula sa mga ospital, mga probinsya at mula sa resulta ng mga inbound travelers sa Pilipinas. Wala pa naman anyang kaso ng isang pasyente na nahawa ng dalawang variant ng COVID-19 sa Pilipinas. So sa ngayon, wala pa tayong ibang nakikita at atin pong pinag-aaralan ito mga sinasabing pwede ang more than one variant dito sa isang genome or sa isang tao na mangyari ito. Nakapagsumite na rin ng 362 million pesos budget proposal sa Department of Budget and Management ang DOH upang pondohan ang genome sequencing sa Pilipinas para sa isang taon. Isinasagawa ang genome sequencing ng bansa sa Philippine Genome Center, University of the Philippines National Institutes of Health at ng Research Institute for Tropical Medicine. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ng simula ng pamahalaan ng malawakang pagbabakuna kontra COVID-19 ngayong buwan. Tiwala ang Malacañang na hindi aabuti ng isang buwan upang mabakunahan ang lahat ng mga health workers sa bansa. Ang detalye mula kay Rosalie Coz. Sa 15 na ng Pebrero, inaasahan ng rollout ng vaccination program ng pamahalaan kontra coronavirus disease ayon sa Malacañang. Prioridad na bakunahan muna lahat ng mga health workers sa bansa. Gagamitin dito ang 117,000 doses ng Pfizer-BioNTech vaccines na parating na sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility, gayon din ang 1,000,000 doses ng AstraZeneca vaccines. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, hindi aabuti ng isang buwan para matapos na mabakunahan ang lahat ng medical frontliners. Kabilang sa priority group A ang lahat ng frontline workers sa mga national at health facilities, pampubliko at pribadong sektor, health professionals at non-professionals gaya ng mga estudyante, nursing aides, janitors, barangay health workers at iba pa. Dagdag pa ng palasyo, may listahan na ng mga kawaniin ng COVID-19 dedicated at referral hospitals na babakunahan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng World Health Organization na may ilan ng bansa ang gumagamit ng magkaibang bakuna sa una at ikalawang doses. Ayon sa WHO, mahalagang pag-aralan pa ito ng maigi bago ito isagawa. Ang detalye mula kay Nina Armilla. Pinag-aaralan na ng World Health Organization o WHO kung maaaring gumamit ng dalawang dose ng magkaibang COVID-19 vaccine sa isang individual.
Ipinahayag ito ng chief scientist ng Global Health Agency sa isang media briefing nitong Biyernes, Geneva time. May ilang bansang gumagamit ng magkaibang bakuna para sa una at ikalawang dose ayon sa WHO. Samantalang sa United Kingdom naman, may inilunsad na pag-aaral kamakailan na pinangungunahan ng University of Oxford at pinatatakbo ng National Immunization Schedule Evaluation Consortium na may layong alamin kung maaari nga bang gumamit ng initial prime vaccine na iba kaysa follow-up booster vaccine. Ayon kay Dr. Soumya Swaminathan, mahalagang pag-aralan ito. What is important is to do the studies, the research, to find out if you can actually combine two different vaccines, either using a same platform like a Pfizer and a Moderna, both with mRNA, or even more interesting would be to combine two different platforms, so an inactivated vaccine followed by an mRNA or a spike protein vaccine. So these research studies are beginning and it will take us some time to get those results. Binigyang diin naman ni Dr. Swaminathan na ang rekomendado ng WHO sa kasalukuyan ay dalawang dose ng parehong bakuna. We are aware that some countries have made in their guidelines the provision in very rare cases to be vaccinated the second dose with a different vaccine, but that's certainly not the practice. Gayun din, patuloy ang pagtalakay ng WHO at mga eksperto at iba't ibang vaccine manufacturer para kumalapan ng mga datos ukol sa mga bakuna panlaban sa COVID-19 at mga variant nito. Samantala, hinihimok naman ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ang mga bansa na bakunahan ang matatanda. Naibigay na halimbawa ni Dr. Tedros si Captain Sir Thomas Moore na pumanaw nito lamang ados ng Pebrero dahil sa COVID-19. Si Captain Moore ay isang British centenarian na nakalikom ng halos 39 na milyong euros na halaga ng donasyon para sa National Health Service ng UK nang makakumpleto ito ng 100 laps sa kanyang hardin sa kabila ng kanyang physical na kondisyon. There is a disturbing narrative in some countries that it's okay if older people die. It's not okay. No one is dispensable. Every life is precious, regardless of age, gender, income, legal status, ethnicity, or anything else. And that's why it's so important that older people everywhere are prioritized for vaccination. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan ang Health Professionals Alliance Against COVID-19 sa publiko na huwag makipag-unahan sa mga prioridad na mga dapat bakunahan kontra COVID-19. At para sa detalye, may live report si Aiko Miguel. Aiko, kung pagbabatayan natin itong panawagan ng grupo, sino ba talaga yung dapat na unang makatanggap ng bakuna? Lalo pat kaya nga, nasasabi natin na parang kulang yung darating na supply ng vaccine sa bansa. Yes, Lord, ayon sa Health Professionals Alliance Against COVID-19, kauna-unahan pa rin dapat makunahan ang mga medical frontliners, senior citizens at mga may sakit. Panawagan ng grupo, huwag makipag-unahan sa pagbabakuna dahil nakakabahala na kulang pa ang supply ng bakuna at hindi mabibigyan itong mga prioridad ng pamahalaan, lalo na ang mga medical frontliners. Tiyak naman anyang mababakunahan ang lahat, ngunit kailangan lang mauna ang mga exposed sa sakit, gaya ng mga nasa ospital, ang mga matatanda na at ang mga madaling mahawa. Panawagan din ng grupo na huwag maniniwala sa mga nagbebenta ng umano'y bakuna dahil wala pang aprobado sa merkado, lalo't Emergency Use Authorization o EUA pa lang ang ibinibigay ng Food and Drug Administration sa mga ito. Ang dapat din anyang tandaan ng publiko na hindi dahil nabakunahan na kontra COVID-19 ay maaari nang mas ma-expose sa labas.
Dapat pa rin anyang manatili sa loob ng bahay hanggat maaari at sundin ang minimum public health standards. Kailangan din anya magparehistro ang mga residente upang mapabilang sila sa record ng mga local government unit. Inaasahang magsisimula na ang pagbabakuna sa bansa sa susunod na linggo at payo ng mga eksperto paghandaan ang pagbabakuna at iwasang magkasakit bago ang araw na iyon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko, ano ba yung ginagawang proseso ng pamahalaan o bawat mga munisipalidad para magparehistro? Yes, for example, kung ikaw ay residente ng Quezon City o Manila City, mayroong silang mga website upang doon puntahan ng mga residente at magkaroon, magbigay sila ng information, may isi-fill out na form, pwede rin na pumunta sa mga city health office upang magparehistro. Meron din namang mga nakatalagang health workers na umiikot sa mga LGU upang kunin yung mga pangalan at i-validate yung impormasyon ng mga residente. For kailangan at mahalaga ang pre-registration sa pagtanggap at pagpabakuna contra COVID-19 upang hindi magkaroon ng problema sa araw ng pagbabakuna at baka inaasahan ng isang tao na siya ay babakunahan. Ngunit kung hindi siya kasama sa listahan at hindi verified ang kanyang impormasyon, ay hindi rin siya makapagpabakuna ng araw na iyon, Floor. Aiko, simula pa kahapon, araw na linggo, sa Quezon City, may mga personnel na itong mga barangay na nagbabahay-bahay at may dala sila noong form na pipil upan. At yung isa nga nakita ko, doon sa likod mayroong mga tanong doon na kung ikaw ay nakatanggap na ng vaccine o whatever. Sa palagay mo ba, isa ito doon sa hakbang ng pamahalaan para hindi magkaroon ng unahan o kaguluhan kapag nagsimula na ang vaccination? Yes, Lord, aside nga dun sa nabanggit ko kanina na online pre-registration, yan nga yung isang hakbang ng pamahalaan ng LGUs para nga makuha yung impormasyon ng mga tao, lalo na yung mga wala namang kakayahan na mag-online o mag-pre-register gamit ang kanilang mga cellphone o ang kanilang mga computer. Bahagi ito, Floor, ng hakbang ng pamahalaan upang makuha nga yung listahan ng mga dapat marehistro at prioridad na mabakunahan pagdating na nga nitong pagsisimula ng immunization program ng pamahalaan contra COVID-19, Floor. Maraming salamat, Aiko Miguel. Limang bagong kaso ng variant ng COVID-19 na unang natuklasan sa United Kingdom ang naitala sa bayan ng Bondoc Mountain Province at La Trinidad Benguet. Samantala, nananatiling mahigpit ang Baguio City sa muling pagbubuka sa mga turista matapos aprubahan ng IATF ang request ng LGU na muling magpapasok ng turista kahit pa nasa ilalim ng GCQ ang lungsod. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, patuloy pa rin ba ang community transmission ng variant na ito dyan sa Bontoc at La Trinidad? Yes, Aga, patuloy nga ang community transmission ng Yuki variant sa Bontoc Mountain Province at La Trinidad Benguet, kaya naman patuloy din ang isinasagawang contact tracing. Muling nakapagtalang Department of Health ng tatlong bagong kaso ng COVID-19 Yuki variant sa bayan ng Bontoc Mountain Province. Sa tala ng Department of Health, dalawang babae na edad 25 at 54 at isang lalaki na may edad 31 ang bagong tatlong kaso ng COVID-19 Yuki variant sa naturang bayan. Primary contact ng 12 individual na unang nagpositibo sa COVID-19 Yuki variant ang dalawang babae habang inaalam pa kung paano nahawaan ang lalaki. Isa sa tinitignan ng DOH ay ang travel history ng lalaki at ang kanyang trabaho bilang empleyado ng Department of Public Works and Highways kung saan mayroon siyang proyekto sa labas ng Bontoc. Ikinukonsidera na rin umanong recovered ang dalawang babae habang nananatiling active ang lalaki na kasalukuyang minomonitor sa temporary treatment facility ng lugar. Sa ngayon, patuloy ang kanilang isinasagawang contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng mga nagpositibo sa virus. Samantala, naka-recover na ang 12 unang nagpositibo sa COVID-19 Yuki variant, maging ang alkalde ng Bontoc na si Franklin Odsi, habang kasalukuyan pa ring nagpapagaling ang BC alkalde. Nananatiling naka-lockdown ang Bontoc na mayroong 175 na aktibong kaso at 4 na,
na nasawi dahil sa virus. Dalawa naman ang naitalang bagong kaso ng Yuki variant sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Isa dito ay 15 anyos na dalagita na close contact ng unang naitalang kaso ng Yuki variant sa lugar. Nananatili namang mahigpit ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa kanilang mga borders sa Benguet at Mountain Province. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kinakailangan ng magpakita ng medical certificate o medical clearance ang lahat ng magtutungo sa kanilang lungsod mula Benguet at Mountain Province. Wala naman ani ang magiging pagbabago sa proseso ng pagtanggap nila ng mga turista mula sa ibang bahagi ng bansa. Ito ay matapos naman ani ang aprobahan ng Interagency Task Force ang kanilang hiling na buksan na muli ang turismo sa lungsod sa ilalim ng General Community Quarantine. Hahanapan pa rin ng resulta ng swab test ang mga turista. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Posible ang payagan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang iba pang universidad o kolehiyo sa lungsod na magkaroon ng face-to-face classes. Partikular na rito ang nag-aalok ng medical at allied health courses. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Dante Amento. Bukas ang pamahalaang lungsod ng Maynila para payagan ang mga higher education institutions na magkaroon ng limited face-to-face classes. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, partikular na rito ang medical universities o colleges. Dagdag pa ng alkalde, kailangan lamang ipresenta ng pamunuan ng universidad o kolehiyo ang kanilang plano sa lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng pagsunod sa protocols na ipinatutupad ng IATF sa pamamagitan ng CHED. Maaari kayong humingi ng permiso katulad ng ginawa ng UST. At kung makikita naman namin na ang inyong mga plano ay susundin nyo ang tagubilin ng SHED, yung meron silang mga sinaad na gagawin, we will give also an opportunity for you to go back to normalcy. Naniniwala si Mayor Isko na hindi maiiwasang pumasok ng pisikal, lalo na ang mga kumukuha ng medical o health courses tulad na lamang sa kanilang praktikum. Unang pinayagan ng lungsod ang UST na magkaroon ng face-to-face classes para sa kanilang medical students. Mahalaga na tayo makapag-produce ng maraming doktor, maraming nurse, or medical technologies, and all other allied courses patungkol sa College of Medicine. Kasi hindi natin ma-afford. Ulitin ko ha, we cannot afford to lose or 1 year na wala tayong na-produce na mga medical personnel. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang senador ang nanawagan sa Department of Education na magkaroon ng pagbabago sa pagsusuri sa lahat ng learning materials bago ipamahagi sa mga mag-aaral. At nasa linya ng ating telepono si Harlyn Delgado para sa detalye ng ulat. Harlyn, ano ba ang malaking dahilan ng senador at nananawagan siya? Floor, ayon nga kay Senate Committee on Basic Education Chairperson Sherwin Gatchalian, dapat magsagawa ng nationwide assessment ang Bureau of Learning Resources ng Department of Education na pinoproduce ng school divisions upang makita at maitama ang mga maling material. Kasunod yan, Floor, ng mga larawan ng ilang learning materials na lumabas sa social media na naglalaman ng discriminatory language sa mga igorot. Ayon sa DepEd Cordillera Administrative Region o CAR, napag-alaman na ang isa sa mga ito ay galing sa isang eskwelahan sa Bambang, Nueva Vizcaya. Agad na umanong kinuha ang mga kopya ng nasabing textbook at binago na rin ang naturang content. Humingi na rin umano ito ng paumanhin sa DepEd CAR. Ayon kay Gatchalian, nagpapakita lamang ito na dapat nang baguhin ng DepEd ang kanilang proseso ng quality assurance sa mga learning materials upang matiyak na hindi ito naglalaman ng anumang uri ng diskriminasyon. Bagaman ni-recall na ang mga kopya,
paulit-ulit na lamang din umano ang insidente ng paglalabas ng maling learning module. Giit pa ng senador, nakadadagdag lamang umano ito sa pagkalito ng mga mag-aaral na nahihirapan na sa gitna ng distance learning setup at nagpapalala lamang umano sa paglaganap ng stereotypes sa iba't ibang sektor ng lipunan. Floor, sinubukan natin kunin ang komento ng DepEd, ngunit wala pa silang pahayag ukol dito. Samantala, kahapon, inanunsyo naman ng DepEd na palalawigin nito ang submission ng fourth quarter self-learning modules para sa evaluation mula at February 15 hanggang February 16. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat, Harlyn Delgado. Target ng pamahalaan na makalikha ng mahigit 2 milyong trabaho para sa mga Pilipino ngayong taon. Bahagi ito ng mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang muling makabawi ang ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Para sa detalye, narito ang ulat ni Joanne Nano. Nilagdaan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng Joint Memorandum Circular para sa paglikha ng National Employment Recovery Strategy o NERSS Task Force. Ang NERSS ay isang medium-term plan ng pamahalaan na layuning makagawa ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Target ng pamahalaan na makalikha ng 2.4 hanggang 2.8 na milyong trabaho ngayong 2021 na bahagi ng Employment Recovery Strategy ng gobyerno para makabawi sa epekto ng COVID-19 pandemic lalo na sa hanay ng mga manggagawa. Kasama sa mga ahensyang kasapi ng task force ang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Transportation Department, Tourism, DSWD, Department of Science and Technology, DILG, DepEd, Department of Budget and Management, at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, lumabas na nasa 8.7% ang unemployment rate sa Pilipinas. Katumbas ito ng nasa 3.8 milyong mga Pilipino na nawalan ng trabaho batay sa resulta ng Labor Force Survey noong October 2020. Mas mababa ito kumpara sa record high na 17.7% na unemployment rate noong Abril noong nakaraang taon sa kasagsagan ng pagpapatupad ng COVID-19 lockdown. Magsasani buwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makabuo ng mga polisiya at strategiya upang makagawa ng trabaho para tulungang makabangon ang ekonomiya ng bansa. Ito po ang kagustuhan po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makabangon talaga ang ekonomiya. This strategy brings together various measures, programs, and institutions that influence the demand and supply of labor as well as the functioning of labor markets. Ayon pa kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, bagaman unti-unti nang nakakabawi ang sektor ng paggawa ngayong taon, inaasahan na madaragdagan pa ang mga manggagawa sa taong 2022 dahil magsisipagtapos na ang first batch ng mga estudyante sa K-12 program. So there will really be an additional supply of workers next year that will also make our unemployment rate, you know, challenging. So about 2.4 to 2.8 million jobs must be created this year. Sa tulong ng NERSS program, nangako ang gobyerno na mas magiging mabilis ang access sa employment, livelihood at training para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng trabaho, lalo na ang mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines ang pagtugi sa Abu Sayyaf Group sa Sulu matapos matuntuan ang tatlong kuta na pinagtataguan ng mga bandido. At mula sa Zamboanga City, may report si Val Villaflor live. Val, significant pa ba ang natitirang puwersa ng Abu Sayyaf dyan sa Sulu? Ela, mula sa bilang na 500, ngayon ay 70 miyembro na lang ang natitirang nag-ooperate sa lalawigan ng Sulu. Ayon yan sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command na si Lieutenant Colonel Alaric De Los Santos. At buo ang tiwala ng Armed Forces of the Philippines na tuluyan ang babagsak ang puwersa ng Abu Sayyaf Group sa Sulu. Ito'y matapos na matunto ng tropa ng militar ang isang pangkuta na pinagtataguan ng mga bandido sa Barangay Danag Patikol kahapon.
Ayon sa AFP Wasmincom, natagpuan ang nasabing kampo habang nagsasagawa ng combat operation ang 2nd Special Forces Battalion. Nakuha sa lugar ang mga personal na gamit ng mga terorista, cellphones at mga duyan. Noong Huwebes ay dalawang kampo din ng ASG ang natagpuan ng militar sa nasabing barangay. Samantala, Ella, pagkatapos na magbalik loob ang 17 miyembro ng ASG nitong Enero, ay 4 na terorista pa ang kusang sumuko sa 6th Special Forces Battalion sa Sulu kahapon. Kinilalang mga ito na sina Almudar Muhajiri, Titong Karnan, Fahad Abda at Lino Muhalim. Isinuko ng mga ito ang isang M1 Garand Rifle, M16A Rifle at FN Gil Caliber 7.62. Noong 2020 ay umabot na sa halos 100 terorista ang sumuko sa AFP sa lalawigan. At sa ngayon ay nagpapatuloy ang mas pinatinding hot pursuit operation laban sa kulang 70 ASG na natitirang nag-o-operate na pinangunahan ni ASG leader Radulan Sahiron sa Sulu. Ella? Maraming salamat, Val Villaflor, live na nag-uulat mula sa Zamboanga City. Hindi dapat mabahala ang publiko sa bagong COVID-19 community case sa Hamilton, New Zealand. Ito ay ayon sa pamahalaan. Ang detalye mula kay Raquel Evangelista. Naging guest sa Pullman Hotel, isang managed isolation facility sa Auckland, ang isang bagong COVID-19 community case at nasa kaparehong palapag kung saan mayroong confirmed cases ng South African variant. Ito ang pang-apat na kaso na nagpositibo matapos lisanin ng Pullman Hotel. Kagaya ng mga naunang kaso, nagkaroon muna ng 3 negative test results bago ito nagpositibo sa COVID-19. Kinumpirma ng Ministry of Health na posibleng historical infection ito at hindi kinukonsiderang infectious. Nag-home isolation ang nasabing individual sa tirahan nito sa Hamilton mula January 30, alinsunod sa direktiba ni COVID-19 Response Minister Chris Hipkins na ang lahat ng guests ng Pullman Hotel ay kailangan mag-self-isolate na 5 araw matapos lisanin ng hotel. Kasalukuyan, nailipat na ito sa isang quarantine facility sa Auckland. Nagkaroon naman ng negative results ang 2 close contacts na kasama nito sa bahay. Ayon kay Director of Public Health Dr. Caroline McElnay, walang kaso ng exposure at walang known locations of interest kung kaya't pinapayuhan ng mga Hamiltonians na magpatest kung sila ay symptomatic lamang. Matapos namang lumisan ang mga natitirang guests sa Pullman, pansamantala munang isasara ang hotel upang imbestigahan ang posibleng sources ng transmission at repasuhin ang quarantine system. Raquel Evangelista, UNTV News and Rescue, New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging accessible sa smartphone ng Australians ang COVID-19 vaccine certificates. Narito ang report ni Marvie Delphine. Inaasahang aaprumahan ng Federal Cabinet ng Australia na ma-access ang vaccination certificates mula sa Express Plus Medicare app at MyGov app ng pamahalaan. Ito ay upang madaling maipakita kung kinakailangan sa venues na pupuntahan ng isang Australian basta may smartphone ito. Madadagdag ang COVID-19 vaccination status ng isang mamamayan sa kanyang immunization history statement kapag ini-update ng general practitioner o pharmacist ang National Immunization Register. Bagamat may smartphone ang 88% ng Australians at maaaring i-download at i-save ang digital certificate sa kanilang device, maaari rin namang mag-print ng hard copy ng certificate. Maaari namang makipag-ugnayan sa Services Australia ang mga walang smartphone o magtungo sa service centers nito upang humingi ng hard copy. Inaasahan na magiging isang requirement ang pagpapakita ng proof of COVID-19 vaccination kung magtutungo sa iba't ibang high-risk venues tulad ng aged care facilities, hospitality venues, gayon din naman kung sakaling magbalik na ang international travel, lalo na at itinaas na uli ang international arrivals cap sa bansa.
Maaari na rin i-launch ng International Air Transport Association ang unang version ng IATA Travel App sa March 2021 na tutulong sa international travelers sa pagkalap ng requirements sa pagbiyahe sa iba't ibang bansa. Marvie Delfin, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ngayon ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon ng Katipunan Avenue Bypass Road na magsisilbing alternatibong ruta ng mga motoristang bumibiyahe mula Quezon City patungong Rizal at pabalik. Ayon sa DPWH, inaasahang matatapos ang konstruksyon nito at mabubuksan sa mga motorista pagsapit ng ikatlong quarter ngayong 2021. Narito ang ulat ni Joanne Nano live. Joan, sino ang pangunahing magbebenepisyo dito sa Katipunan Avenue Bypass Road? Ella, ang mga motorista na biyahe patungong Rizal at Quezon City ang makikinabang sa oras na mabuksan na nga ito Katipunan Extension Bypass Road. Sa ngayon ay halos 70% na ang natatapos sa konstruksyon ng proyekto at target itong mabuksan bago matapos ang taon. Nasa 10,000 motorista kada araw ang inaasahang makikinabang kapag nabuksan na ang bagong kalsada. Aabuti na lamang ng 40 minutes ang biyahe mula Rizal patungo ng Quezon City at pabalik mula sa dating mahigit na isang oras. Nagkakahalaga ito ng 693 million pesos at may habang 5.76 kilometers. Magumpisa ang bagong alignment mula sa May Katipunan dito sa May UP Town palabas ng San Mateo Rizal. Walang babayarang toll dito ang mga motorista. Magkakatulong o makakatulong ito, Ella, para mapaluwag ang trapiko sa EDSA at Commonwealth Avenue. Sa ngayon ay tinatrabaho na ng DPWH ang ilang right-of-way issues dahil matatamaan itong proyekto yung ilang subdivision gaya ng Capital Homes, Vista Real at Loyola Grand Villas. Pero ayon nga sa presidente ng Santa Lucia Marketing, welcome development para sa kanila itong proyekto na ito, Ella, lalo't marami rin sa kanilang mga homeowners ang makikinabang dito sa ginagawang alternatibong kalsada. Ella? Alright, maraming salamat, Joanne Nano. Bukas ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa sinumang magsasampa ng kaso laban kay NTF LCAC spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Subalit nilinaw ng AFP na tanging ang Pangulo lamang ang pwedeng mag-alis sa pwesto kay Parlade. Para sa detalye, may ulat si Dante Amento live. Dante? Yes, Floor. Malaya umano ang sinuman na maghain ng reklamo laban kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr. kaugnay ito sa isyo ng pangre-red tag di umano ng opisyal sa ilang personalidad tulad ng isang tauhan ng media. Ayon kay AFP spokesperson Marine Major General Edgard Arevalo, maaaring sampahan ng reklamo si Parlade bilang bahagi ng due process. Naghahanda rin anya ang AFP na magsagawa at makipagtulungan para sa investigasyon at makagawa ng karampatang desisyon. Tiniyak ng AFP na sila ay maging patas at nananatili ang kanilang mataas na paggalang sa karapatang pantao. Kung meron po siyang paglabag at ano po pwedeng parusa, ganun pa rin po ang ating tugon. In all cases, we have due process of law. We observe due process of law. The way that we will conduct investigation sa kanya kung meron pong maghahain ng reklamo at mga ebidensya laban sa kanya. Subalit, ginagalang din ng AFP ang mga pahayag ni Parlade bilang tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Samantala, Floor, kaugnay nito, nilinaw ng AFP na tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lamang bilang Commander-in-Chief ang makapag-alis sa General sa pwesto. Ito ang sagot ng AFP sa panawagan ng Concerned Lawyers for Civil Liberties na alisin si Parlade hindi lamang sa pwesto kundi sa sandatahang lakas ng Pilipinas dahil nga sa issue ng pangre-red tag nito. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat, Dante Amento.
Muling niyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Mula sa Davao City, may report si Lucille Lloren live. Lucille, may mga naitala bang napinsala o nasaktan sa pagyanig na yan? Aga, so far sa assessment ng mga kinauukulan, walang naitalang pinsala sa Magsaysay, Davao del Sur, ang epicenter ng lindol. Pero may mga naitalang tatlong nasaktan at napinsala sa mga karatig na lugar gaya ng Cotabato at Sultan Kudarat. Aga, alas 12:22 ng tanghali kahapon, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Naitala ang epicenter sa bayan ng Magsaysay, Davao del Sur na may lalim na 10 kilometro at tectonic ang origin. Intensity 5 ang naramdaman sa Kidapawan City, gayon din sa mga bayan ng Arakan, Carmen, Cabacan, Makilala at Mlang na sakop ng lalawigan ng Cotabato, maging ang Coronadal at Banga City sa South Cotabato at bayan ng Matalam. Intensity 4 naman sa Davao City, Banisilan at Midsayap, Cotabato, Don Carlos, Bukidnon, mga bayan ng Santo Niño at Norala sa South Cotabato, mga bayan ng Alabel, Kiamba at Malapatan sa Sarangani at bayan ng Palimbang at Takurong sa Sultan Kudarat. Aga, sa video post ng isang netizen na si JV Cabal, makikita ang pag-alog ng mga gamit at paglabas ng mga residente kasunod ng nangyaring pagyanig. Sa post naman ng isa pang netizen, makikita ang nagsilabas ang mga mallgoers sa Davao City. Aga, matapos ang lindol, agad na nag-ikot ang mga kawani ng Magsaysay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC upang magsagawa ng assessment sa mga gusali. Binalikan din nila ang mga gusali na dati nang lubhang napinsala dahil sa mga nagdaang mga lindol at nakita na wala namang nadagdag na panibagong mga bita. Sa Kabuuan, wala umanong naiulat na pinsala sa Magsaysay, Davao del Sur ayon sa alkalde ng bayan na si Mayor Arthur Davin. Sa assessment ng ating disaster office, wala namang mga major na damages na naitala sa ating opisina sa ngayon. Mayroon lang konting mga ceiling na bumigay, may hindi pa naman confirmed kasi sa mga bahay-bahay na ito. At saka so far, wala namang mga public structures na naapektuhan ng lindol. Aga, sa kabila nito, pinag-iingat pa rin ang mga residente sa mga aftershocks. Kung walang mga establishmento na nakitaan ng bitak sa Magsaysay, Davao del Sur kasunod ng 6.1 magnitude na lindol, kitang-kita naman ang mga bitak sa padera sa harap ng isang mall sa Digo City sa kaparehong probinsya. Aga, sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kagabi, naapektuhan ang lalawigan ng Cotabato na nakapagtala ng 3 injuries. May 8 bahay din umanong nasira sa Mlang at Cabacan sa Cotabato pa rin. 2 simbahan naman sa Mlang at isang ospital naman sa Isulan, Sultan Kudarat. May update din ng NDRRMC kani-kanina lang tungkol sa mga naging epekto ng lindol sa Davao del Sur at Davao City. Sa kanilang datos, umabot na sa 45 individual ang inilika sa Davao del Sur at Davao City. 3 bahay naman at 3 infrastruktura ang nasira. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang assessment ng Office of the Civil Defense at PPWH sa mga apektadong lugar. Aga, ayon kay Renato Solidum ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOLCS, ang lindol na nangyari kahapon ay may kinalaman sa nangyaring mga lindol noong Oktubre at Disyembre ng 2019. Kaya anya, yung kumilos na fault kahapon is yun din yung kumilos noong October at December 2019 nga. Yun yung makilala at malongon fault at inaasahan na posible pang magkaroon ng mga lindol sa hinaharap. So pinag-iingat ang ating lalong-lalo na dito kung saan yung malongon at makilala fault. Aga. Okay, maraming salamat, Lucille Lloren. Bukas na simula ngayong araw ang biyahe ng bus mula Daet paluwas ng Metro Manila. Pero kahit pinayagan na, hindi pa rin bumiyahe ang mga pampublikong bus. Mula sa Daet Camarines Norte, may report si Brian Baldarahe live. Brian, ano ang dahilan kung bakit hindi pa bumibiyahe ang mga bus na yan? Ela, hanggang ngayon ay nag-aasikaso pa rin ng requirements yung ilang mga bus company kaya hindi pa rin nakabiyahe ngayon yung ilan. At yung iba naman, Ela, mas pinili na wag munang pumasada ngayong araw dahil
sa kakauntian pa rin ng mga pasaherong sumasakay. Binuksan na kaninang umaga o kanina ang biyahe ng mga pampublikong bus at van sa lalawigan ng Camarines Norte. Subalit kanina sa pag-iikot ng news team, kakaunti pa lamang ang mga pasaherong sumasakay at mangilan-ngilan pa lamang ang mga bus at van na nakakabiyahe. Kaninang umaga, hindi na tinuloy pa ng bus company na biyahing Naga City dahil sa wala namang pasaherong sumakay. Sa biyahe ng van, pinili naman ng ilang mga operator na huwag muna bumiyahe dahil sa tumal pa rin ng mga pasahero. Ang mga biyahe naman ng bus papuntang Maynila ay hindi pa rin nakapasada ngayon, ngayong araw, dahil hanggang ngayon ay kinukumpleto pa rin nila ang mga requirements para sa application ng special permit na ibibigay sa kanila ng LTFRB. Ela, dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga uuwing locally stranded individuals o LSI sa mga darating na araw, naglunsad ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte ng online travel pass application para mapadali ang pagpaproseso ng mga kukuha nito. Para sa mga kukuha ng travel pass via online, mag-login sa www.camnortetravelpass.com at ibigay ang mga hinihinging impormasyon. Mahalaga din, Ella, na kumpletuhin muna ang mga dokumento bago mag-login sa website para sa mas mabilis na pag-upload nito. Narito ay lang mga dokumento na dapat ihanda ng, bago mag-login sa website. Para sa mga LSI, ang mga dokumentong kailangan ay half body size picture, valid ID, medical certificate at rapid antigen test o RT-PCR test result. Kailangan naman, Ella, pag-apor, may dagdag na kopya ng certificate of employment o valid ID. Para sa mga lalabas naman ng lalawigan na babalik din within 24 hours, kailangan lang ng medical certificate, half body size picture at valid ID. Kapag na-i-upload na ito, Ella, ang impormasyon o yung mga impormasyon at features ng mga dokumento, hintayin ng approval confirmation via text. Kapag na-approve na ito at natanggap na sa email address ng isang nag-apply, ay ipiprint ito at ipapakita doon sa bus na kanilang sasakyan o doon sa van. Samantala, kahapon, Ella, inabisuhan ng PDRRMO ang lahat ng mga uuwi at papasok sa lalawigan na kinakailangan na lamang mag-home quarantine ang mga ito. At yan muna ang update mula rito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at tinaksyonan ngayong Lunes ng tanghali. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.